eleksyon sa Mayo. Si Gibo ang golden boy ng kanilang Tito Danding. Noon, naliligo daw siya sa dagat ng basura. Ngayon, bilyonaryong naliligo daw sa dagat ng pera. Sa squatters area sa Moriones Tondo, lumaki si Manny. Sa nirerentahang bahay, lagi daw nakadungaw at nangangarap na matapos ang nararanasang kahirapan. Kala ko talaga ang luto ng corned beef, sabaw, parang sinigang. Sanay sa sinabawang corned beef. Pag walang pera, mantikang buriko at kape ang pansabaw sa kanin. Nang binata si Villar, laging shorts ang suot dahil walang pambili ng pantalon. Namatayan ng kapatid dahil walang pambili ng gamot nung sila'y naghihikahos. Nakagraduate naman ng mga private school si Villar kahit papano. Elementary sa Holy Child Catholic School and high school sa Mapoa Institute of Technology. Sa kolehiyo, UP. Graduate ng Business Administration at Accounting. Pero hindi lang ang politika ang hawak ng mga Villar. Literal na pati ang mga lupa. Ang Camellia Homes, Portofino Heights, Ponticelli, Alexandra, ilan lamang sa kanilang mga pag-aari. Ang kabuuan pag-aari ni Villar na kanyang idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth noong taong 2008 ay 1,046,651,683 pesos. Balbedar! Katulad ni Villar, ipinanganak rin sa Tondo, Manila itong si Erap, ang ating huling inusisang kandidato. Pangwalo sa 10 magkakapatid. Kick out noong high school sa Ateneo dahil maloko daw siya. Drop out naman sa Mapua Institute of Technology sa kursong engineering. Pinasok ang maningning na mundo ng showbiz sa edad na 21. Ginamit niya ang apelidong Estrada dahil sa pagtutol ng kanyang ama sa pag-aartista niya. Gumawa na mahigit 100 pelikula at nakilala bilang Asyong Salonga, Heron Busabos at Commander Alibasbas. Siyang nagtatag ng Mobile Fund, ang samahan ng mga taong nagtatrabaho sa industriya ng showbiz. Dito na daw nagsimula ang kanyang political career. Nagsimula bilang mayor ng San Juan noong 1967 hanggang 1983. At hindi pa natapos dyan ang lahat. Dahil matapos ang 6 na taon, aba, nasungkit naman niya ang pinakamataas na posisyon sa bansa, ang pagiging pangulo noong 1998. Dito sa 1 Polk Street, Green Hills, San Juan, nakatira ang dating pangulo. Ang mansyon ay nakatirik sa may kabuuang 2,000 square meters na lote. Sinasabing mahilig daw magpagawa ng malapalasyong tirahan itong si Erap, katulad na lang ng na-issue sa kanyang Boracay Mansion. Ang 5,000 plus square meters, two-story mansion sa Wakwa na pinagawa raw niya para kay Laarne Enriquez. Sa aming presidential forum na pagbabago, namataan namin na dumating si Erap lula ng isang Lincoln Navigator. Nakasunod sa kanya ang mga bodyguards mula sa PSG. Susunod, ating balikan kung paano nilusutan ng ating mga kandidato ang mga isyong pinukul sa kanila. Hindi kami nakipagdebate, hindi kami nagpapaaway. Ang Under Special Investigation, nag-usisa. Ayaw kasi namin nakikinig lamang sa mga plataforma at mga pangako. Background check namin sila at inalam ang kanilang track record. Kaya eto at balikan natin ang mga tumatak na mga sagot sa aking mausisang pagtatanong. Si Gordon ang pinakabata naging mayor ng Olongapo City. Nagtapos ng law sa UP at nagsimula bilang brand manager sa isang multinational company. Kaya naman magaling itong salesman. Ibinenta ang konsepto ng Subic Freeport at Wow Philippines bilang Secretary of Tourism. Pero may maitim na bahagi din daw. Tawag sa kanya ng mga kalaban, Diktador. He has a very bad temper ho kasi. So pag hindi ka sumunod or kumontra ka sa sasabihin niya, nagagalit siya. And talagang kung nagagalit yan, talagang naninigaw yan parang babae. I am sorry for our country. Sa mga taga-media, notorious si Gordon sa pagiging balat sibuyas. So yung reputation ninyo na pikon daw, how did that start? I don't know about that. Nakunyari pa? Nakunyari na rin yun. Talaga? Yeah. Well, except for passion example, yun, hindi pikon. Ang Pilipino, parang makahiya. Mimosa, budikta. Nahawa ka mo, napahiya. Pagka malakas ang dating mo, yabang nito.
Pagka sumagot ka, ambisyoso yan. Uh-huh. Pagka nagsalita ka, sip-sip yan. No, kunyari daw sabi. Inggit, in other words. Pag sila may, inggit, sila ang pigon. Pag may konting interview daw, tapos hindi nyo nagugustuhan kung saan napupunta yung mga tanong. Hindi lang nalagyan yung reporter na yan. Diretso ako eh. Hindi ako nagbibigay sa reporter. Uh-huh. Never. Uh-huh. Ngayon, may malaking tao, bigay ng bigay yan. Lakas sa TV. Bawal yan. Pero sige, tatanggapin mo. Tatanggapin ng stasyon. Mm. Lata, it's a hypocritical society. Excuse me. Hindi rin nakalusot sa akin ang pamangkin ni Gordon. Ang kapatiran party ay binubuo ng mga galit sa baril. Pero ang konsehal, parang di kayang pumatay ng lamok. Kahit pa nakatikim siya ng karahasan, ang kanyang babaeng kapatid, pinatay. Pinalo ng tubo sa ulo. Ang yaya ng bata, ni-rape. I was 12 years old. It was very tragic indeed. And the way she was murdered was, wow, was something that would shock a 12-year-old like me. Saling pusa at panggulo lang daw si Nick Perlas. Minsan nangang dinisqualify ng COMELEC, pero si Nick hindi sumuko. Na-hurt ka ba nun? Hindi. Hindi ako na-hurt kasi alam kong kakayanan ko. And I've won many global awards, tsaka national awards. So I'm recognized, I have a global reputation. Uh-huh. Doon nagulat yung COMELEC. Kasi nagulat sila within 10 days after disqualification, over 2,000 individuals from 60 plus countries around the world nag-petition sa COMELEC to reinstate me. Ang expertise raw ni Perlas sa agrikultura ang sagot sa panahon ng El Nino. Pero ang resulta, tila tagtuyot pagdating sa kanya. Ang mga survey, hindi panig sa kanya. Ano ba yung gusto ninyong ipatupad kung sakasakali maging pangulo kayo? Sasabihin ko lang, makakasiguro po kayo na pag magsasaka kayo, may sapat na suporta sa ani ninyo, mas maraming aanihin nyo, mas minus yung gastos, at matutulungan kayo sa mga daan, sa mga post-harvest nyo, mga facilities, marketing. At yung mga bagay na ito, nagawa nyo na po before. Yes, okay. Kung kaya may kumpiyansa kayo na... Exactly. Tulad ni Perlas, vegetarian din ang susunod nating kandidato, si Jambi Madrigal. Kilala bilang isa sa mga pinakamayamang presidentiable. Sosyalera, galing sa mataas na lipunan. Kaya naman sa aming panayam, hindi mapigilan na lumabas ang kanyang pagkadiva. Socialista man o hindi, ang tiyak lang, pihikan sa kamera itong si Jambi. Siya mismo ang nagmando ng kamera at ilaw niya. Daig pa ang direktor sa pagiging perfectionista. Kung patayin kaya, masama pa rin kasi lahat ng... Nagsasama pa talaga ng sariling camera crew ang senadora. Kahit saan, ang opisina, replika ng kanyang bahay. Reputadong pinakamaganda at maayos sa buong Senado. Matapos matalo sa eleksyon noong 2001, hula kay Jambi, mananalo lang siya pag nakapag-asawa siya. Hindi lang lucky charm si Eric. Ang Frenchman din daw ang number one political advisor ng senadora. Pero ngayon pa lang, tinitiyak ni Jambi na hindi mag-aala FG ang kanyang mister. He's an FG because he's a French gentleman. But that is as far as it goes. Noong 2004, tumakbo na bilang presidente si Brother Eddie. Ang idol niya sanang si FPJ ang kanyang i-endorso. Pero iba ang nangyari na magkaroon ng brainstorming ang kanilang kapatiran. Brother, yung desire to become president noong nagsimula noong 2004 when you first ran, ano yung turning point? Ang problema ng bansa natin ngayon ay compound and complex. Ang kailangan leader natin, hindi lang matalino. Ang kailangan leader natin, lalaki. Yung may political will. Alam ko na isa lamang ako. Ngunit kahit isa, pag pinagsama-sama, di daw siya nanalo dahil siya ay dinaya. 3 million ang miyembro ng Jesus is Lord movement ni Brother Eddie. Pero ang boto niya, nasa 2 million lang. Sabi ng COMELEC, pagkatapos ng eleksyon,
all over the Philippines ang boto ni Brother Eddie, wala pang 2 million. Ano? Alam mo kung bakit? This was revealed to me by a commissioner of security.